Sa madilim na yugto ng kasaysayan, isinilang ang isang bayani na nagningning sa dilim ng kaguluhan. Ang kanyang pangalan ay Josefa Llanes Escoda, isang babaeng may tapang at dedikasyon na naging ilaw sa madilim na kapanahunan ng Pilipinas. Sa kanyang kwento, tayo'y maglalakbay sa buhay at kadakilaan ng isang inspirasyon para sa bawat Pilipino. Mula sa pagkabata ay kinakitaan na si Pepa ng sigasig sa pag-aaral. Ang natamong edukasyon ay isang matagumpay na paglalakbay mula sa kanyang simpleng buhay sa probinsya patungo sa mataas na antas ng kaalaman at karunungan. Tinapos niya ang Elementary Teacher Certificate sa Philippine Normal School sa Maynila na may karangalan taong 1919. At Secondary Teacher Certificate sa Universidad ng Pilipinas taong 1922. Natapos rin niya ang kanyang Masteral Degree sa Sosyolohiya sa Columbia University. Ang kanyang edukasyon ay naging sentro ng kanyang pag-usbong bilang isang makabayan at leader. Modern woman is no longer the wife that clings. She now helps the husband. The woman's demand for independence is motivated by their desire to help their husbands in governmental affairs, which always required the moderation and wisdom of women. Habang nasa Amerika, nakilala ni Josefa si Antonio Escoda, isang mamamahayag ng Philippine Press Bureau. You are Mrs. Llanes, right? By the way, I'm Antonio Escoda from the Philippines. Nice to meet you, Mrs. Escoda. See you around. Kalaunan ay nagpakasal sila pagkabalik sa Maynila at nabiyayaan sila ng dalawang anak, sina Maria Teresa at Antonio Jr. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ni Josefa Llanes Escoda ay ang pagtatag ng Girl Scouts of the Philippines, isang organisasyon na naglalayong turuan at gabayan ang mga kabataang babae sa mga kasanayang makatutulong sa kanilang pag-unlad bilang mga responsableng mamamayan. Nilagdaan ni Pangulong Manuel L. Quezon ang Commonwealth Act No. 542, ang GSP Charter, noong Mayo 26, 1940, na kumilala rito bilang pambansang organisasyon. Naging instrumento si Josefa sa pagpapalaganap ng mga prinsipyong may kabutihang idudulot hindi lamang sa mga kabataan, kundi pati na rin sa buong lipunan. Ipinagtanggol niya ang karapatan ng mga kababaihan magkaroon ng mahalagang papel sa lipunan at naging pangulo ng National Federation of Women's Clubs. Itinaguyod ang edukasyon at sinanay ang mga kabataan upang maging responsableng mamamayan sa bansa. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, isa si Josefa sa mga palihim na tumulong sa mga bilanggong Pilipino at Amerikano na mabigyan ng pagkain, damit at gamot. Nakulong ang kanyang asawa na si Antonio sa Fort Santiago noong Hunyo 1944.
Matapos ang 2 buwan, nadakip din si Josefa. Siya ay kinulong at pinahirapan sa madilim na selda ng Fort Santiago. Matapwat, kung ikaw ay makakaligtas at ako ay mabigo, ipaalam mo sa ating mga kasamahan na ang mga kababaihan ng Pilipinas ay naging bahagi para mapanatili ang ningas ng katotohanan at kalayaan hanggang sa huling sandali. Kami kay Josefa Llanes Escoda, ang bituin ng aming kasaysayan. Ang kanyang buhay at kadakilaan ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa amin na magsilbi, mangarap at magmahal sa bayan. Mabuhay ang kanyang alaala.